Pero hindi siya typical na karton na, na tawag dito. Na basta-bastang pag nabasa, matutunaw. Itong cooling pads na to, kapag binasa mo siya, matagal siyang mabulok yung karton na to. So, hindi siya ordinary na karton pala. I mean. So, kung gusto niyo mag-invest nito, pwedeng-pwede. Pero, dalawang buwan nyo lang magagamit. That is April and May. So, sa mga regular days kasi, pwedeng wala. At saka, sa mga regular days naman, hindi masyadong mababa yung humidity natin sa loob ng greenhouse. What's up mga kagulay, welcome back sa ating channel. On today's episode, we are going to discuss ano ba talaga yung cooling pads. Bakit ba talaga kailangan ng cooling pads? Okay, kayo po ba'y namumblema dahil mainit na sa inyong lugar? Okay, nais ko lamang po i-share itong episode na ito upang magbigay ng idea about cooling system sa greenhouse nyo. Well, sa Pilipinas, actually hindi naman talaga urgent in a normal days. But ang challenging natin dito is April and May because this season is very hot season in the Philippines. Kaya merong iba naglalagay ng misting pagka mababa na yung humidity masyado sa greenhouse nila pag sobrang init. And then, ma-experience natin yung early bolting. Tapos matamlay yung lettuce natin palagi and then hindi siya masyadong pasok sa market. Kumbaga pangit yung standard niya. So that's why I will invest this one, yung cooling pads. Kasi iba na talaga ang angat ka sa iba. Yung produkto mo maganda, tapos mabigat pa. And then at the same time, bibilihin ng tao kapag ganyan ang itsura ng lettuce natin. What you putting in? All your hopes and efforts are all in vain. Who will pick you up when you've lost everything? Does it all become for granted? Like other countries, meron silang ganito, usually required sa kanila to, yung cooling system nila or cooling pads kasi they have four seasons. Una, winter, kailangan nila kasi pag once na binalutan nyo ng UV plastic yung greenhouse niya, sa loob dyan mainit, so unfavorable ano. And then, kung summer din, sobrang init din sa kanila. So, that's why they have this one. Ngayon, sa Pilipinas, kung meron kang ganito, you can produce whole year na maganda ang produkto mo, ng lettuce mo, ng other crops mo. That's why, kapag nagbebenta kami ng lettuce, ini-invest namin, ini-improve namin yung system namin. So, cooling pads ay magbibigay siya ng tamang humidity sa loob ng greenhouse mo. Okay? So, ito ay 6x18. Ito, tamang-tama yung 6 meters na dito sa likod. And then, yung hangin, humidity sa labas, pagpasok niyan, tutulak niyan sa loob, maganda na yung presko na yung hangin sa loob. So, doon sa dulo, maglalagay kami ng dalawang
industrial fans na hinahanap ko pa kung may solar or para at least, di ba, win-win situation. Maganda yung tanim mo, at least mabibenta mo siya ng maayos, makakabayad ka ng dagdag. So, yun naman ang problema dyan. Okay, so ngayon, ipapakita namin kung paano namin i-install to. And then, sa part 2 na to, papakita namin kung paano siya pagganahin. Okay? So, ito na. Maswerte tayo kasi we have two season, rainy season and summer season sa Pilipinas. Unlike other countries na maraming season, four season, we have winter, they have frost, and they have summer. Pag summer sa kanila, sobrang init. That's why you can observe this in a large scale hydroponic system in Saudi Arabia, in Japan, in other parts of the world. They are using these cooling pads so that the humidity will be controlled. So, ang humidity dapat, mas komportable dapat yung tao. Okay? So, meron tayong meter doon na, kumbaga, malalaman natin kung kailangan na tayong mag-misting or kailangan na tayong magpalamig ng ating greenhouse. This is the hygrometer. Ito yung humidifier, humidify, pagka sobrang dry, sobrang init. Ayan, ito. Pag nandito yung araw na yan, ibig sabihin, sobrang dry. So, humidify. Ayan, palamigin mo. Pag nandito naman sa gitna, ngayon, gitna, medyo makulimlim ngayon, walang araw. So, perfect siya. Pero walang araw, hindi tutubo yung ano, nang maayos yung lettuce. So, dito naman, ventilate, okay? Ibig sabihin, sobrang lamig dito. So, hindi din naman kaya na sobrang init, sobrang lamig. Dapat perfect lang sa gitna lang. So, yan ang purpose ng project natin. Bakit maglalagay tayo ng cooling pads dyan sa unahan. Okay? Di ba, Rek? Yan. So, meron tayong reservoir ng tubig. Aakit yan dyan yung tubig. Tapos, malalaglag lang yung tubig. Tapos, dadaloy hanggang doon yung lamig. So, dapat, side by side, wala tayong distraction. Hindi maano yung hangin matataboy. Dapat dire-diretso lang ang hangin simula dito sa likod hanggang doon sa pinakadulo. Okay? So, normal na tubig lang. Papump niya sa taas. Tapos, dadaloy dyan sa mga cooling pads natin pababa. And then,
yung sa likod na hangin. Yan, yung hangin dito sa likod, tutulak niya. Yan, tutulak niya paloob. Malamig na yun doon sa loob. So, update ko kayo guys pag nakabit na. So, ito pa lang muna. Installation pa lang muna ng cooling pads. Sa mga susunod na episode, paganahin na natin. Okay? Let's go!